mapapansin nyo guys, yung signal ng aking SIM 1 is 2 bars lang. Ngayon guys, para lumakas yung ating signal, ito yung i-activate nyo. Ngayon pag tinipe na natin, automatic makita nyo, dumagdag yung ating signal. So naging 3 bars na at naging full bar na. Kanina 2 bars lang yan, pero dahil dito sa pinili nating network type, automatic lumakas siya. Kasi nga, compatible yung pinili kong network type sa aming location. Basta compatible, automatic lalakas talaga yung signal nyo. Hindi na kayo mamroblema na delay yung message nyo sa text, na hindi kayo matawagan minsan, na mabagal yung internet nyo. Hindi na... So ayan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to guys kung paano palakasin yung signal sa ating cellphone. Minsan kasi guys, na problema tayo na sobrang bagal ng ating internet, minsan delay yung mga message natin, minsan pag kinakontakt tayo, hindi tayo makontakt agad kasi nga dahil sa signal. Pag mahina yung signal, affected lahat, internet, call, and text. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na application. Itong application guys is familiar na kayo. Di ba naalala nyo yung in-upload ko dati na **4636**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 
isa pang application na tinuro ko dati, nakasama ng asterisk number 4636, number asterisk, hindi naman gumagana. Ngayon guys, itong application na to is talaga makakatulong para ma-boost talaga yung signal sa ating location. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung application para mapunta tayo sa phone information at para lumakas yung ating signal. Take note guys ha, kahit anong network provider pa yung gamit nyo, smart man yan, TNT, Globe, TM, Sun Cellular, Gomo SIM, Dito SIM, makakatulong talaga yung application para lumakas yung signal. Magsimula na tayo. Una natin gagawin, pumunta tayo sa Play Store. Click lang natin tong Play Store. Once na maklik na natin guys yung Play Store, pumunta tayo sa search engine or search bar. Ito yung search engine guys sa taas, so dito tayo magta-type at isi-search natin yung pangalan ng application. So para mag-search tayo, tap muna natin yan. Ngayon guys, ilalagay natin dito yung pangalan ng application. So i-type nyo guys yung Network Mode Universal. So yan guys, yung ito-type nyo, Network Mode Universal. Once na ma-type nyo na yan guys, i-search lang natin yan. Para ma-search siya, itap lang natin itong magnifying lens. So tap lang natin yan. Automatic guys, lalabas yan sa pinakaunahan. Malilito kayo dyan guys kasi dalawa yan. Merong Network Mode Universal at Network Mode Samsung. At isa lang din yung creator nyan. Pero yung pipiliin natin guys is Network Mode Universal. Yung pinakauna. So tap lang natin. Ito guys yung hahanapin natin sa Google Play Store. Network Mode Universal. Yung creator nito guys ay si Junyoung Lee. Kung makita nyo guys, meron na siyang 100k plus downloads, 4.1 stars, 572 reviews. So guys, ito yung tinatawag na phone information. Itong phone information kasi guys is hindi natin ma-open pag walang mga application na gamit or hindi natin idadial yung asterisk 4636 na ganun. Ngayon guys, ang una natin gagawin, kailangan natin i-download at install yung application. Once na ma-download na natin at ma-install, huwag muna kayo mag-skip sa video kasi tuturo ko sa inyo step by step kung paano yung gagawin dito sa ating application na Network Mode Universal para mapunta tayo sa phone information. Once na ma-download nyo na guys at ma-install, hanapin nyo lang yung application. So hanapin lang natin siya. Ito yon, tap lang natin. Sa unang click mo ng application, dito tayo mapupunta sa phone information. So yan guys, yung sinasabi ko sa inyo na halos lahat is alam na to. Pero hindi lahat gumagana kasi nga pag drive mo yung asterisk 4636 number sign, mga ganon, hindi siya gumagana. Pili lang yung cellphone or brand ng cellphone na pwede gumana yung phone information gamit yung code. So yan guys, yung default network type ng ating cellphone. At yan yung naka-default dito sa aming area. Ang una natin gagawin, kailangan natin i-screenshot muna yan. Para in case man na gusto natin ibalik sa dati, pwede pa rin natin mabalik. Kasi nga may kopya tayo ng default na network type. So screenshot muna natin. At automatic na screenshot na. Meron na tayong kopya in case man na gusto natin ibalik sa dati. So ngayon guys, ang susunod na gagawin, itap lang natin tong set preferred network type. Tap lang natin yan. Automatic makikita nyo yung napakaraming mga network type dito. Pero kailangan natin mamili lang isa. Okay? So isa lang yung kailangan para lumakas yung ating signal. Ngayon guys, magtatanong kayo, ano ba yung dapat gamitin dyan? Para hindi madelay yung mga message natin, para hindi madelay yung mga tawag, para lumakas yung ating internet, ano ba yung dapat na ginagamit nating network type? So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano palakasin yung ating signal sa ating location. Kung mapapansin nyo guys, yung signal ng aking SIM 1 is 2 bars lang. Yan guys, pansinin nyo, 2 bars lang yan. Ngayon guys, para lumakas yung ating signal, ito yung i-activate nyo.
So tandaan nyo guys, ito yung ilalagay nyo para lumakas yung signal, hindi madali sa text at call. Piliin nyo guys yung LTE, TDS CDMA, CDMA, EVDO, GSM, WCDMA. Yan guys yung hahanapin nyo sa network type sa phone information. So para ma-activate yan, tap lang natin yan. Ngayon pag tinipe na natin, automatic makita nyo, dumagdag yung ating signal. So naging 3 bars na at naging full bar na. Bibilis talaga at lalakas yung ating internet connection kasi lumakas yung ating signal. Nakadepende kasi guys yung lakas ng internet sa ating signal. Pag mahina yung signal, mahina din yung internet. At pag mahina yung signal, delay yung message, hindi tayo minsan matawagan kahit na meron naman tayong signal. Kung mapapansin nyo guys, yung 2 bars kanina is naging 4 bars na. So ganun kalupit guys yung LTE, TDS, CDMA, CDMA, EVDO, GSM, WCDMA. So tandaan nyo guys, medyo mahaba yan, pero pag pinili nyo yan, automatic makakaranas kayo ng high speed na internet, malakas na signal, hindi na madedelay sa text at call. Kasi nga, compatible yung pinili kong network type sa aming location. Ngayon guys, kung hindi gumana sa inyo itong ating piniling network type, itry nyo lahat ng network type sa phone nyo at hanapin nyo yung network type na compatible sa inyong area. Wasa compatible, automatic lalakas talaga yung signal nyo, hindi na kayo mamroblema, nadelay yung message nyo sa text, na hindi kayo matawagan minsan, na mabagal yung internet nyo, hindi na kayo mamroblema. Automatic, lalakas talaga yung signal nyo. Ngayon guys, magtatanong kayo, paano kung hindi gumana sa amin to? Paano namin ibalik sa dati? So yung in-screenshot natin kanina na default network type, ibalik ulit natin yon. So para mabalik, tap lang natin to ulit. Then tandaan nyo guys yung kanina ang in-screenshot nyo. Okay? So halimbawa, yung in-screenshot nyo kanina, yung naka-default is GSM, WCDMA, LTE, PRL. So para ma-default yan, piliin ulit natin. Click natin itong mobile radio power, automatic ma-reactivate yung default APN. So guys, kung makita nyo, bumalik na sa dati. Naging 2 bars na lang yung ating signal. Kasi nga, binalik natin sa default yung GSM, WCDMA, LTE, PRL. So guys, ganun kaligit yung trick sa to. Halimbawa guys, malayo kayo sa city, talaga mamroblema kayo. Kaya dapat gawin nyo to. At in case man na compatible sa inyo, mas maganda. Kasi lalakas yung signal nyo at hindi na kayo mamroblema na delay yung text and call, pati na yung internet nyo. So sana guys, nakatulong itong vlog ko ngayon. Once again, Mindtech PH, thank you and God bless all.